Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna make a doormat out of mga retaso sa mga nagtatahe. And ganito yung itsura niya guys. Ganito yung itsura ng mga retaso. So, nakapag-cut na ako actually, pero I'll just show you how I did it para matutulin kayo. And of course, you can use old cloth from your t-shirt. Yung mga stretchable like ganito, stretchable to. So, pwede nyong gamitin siya. And if you like, just comment down below if gusto nyong magpaturo. Or if you wanna make me make a video of cutting ng mga t-shirt. So, guys, first is, tuturuan ko kayo paano mag-cut ng retaso. Yung gagamitin natin tala is red and blue. So, ito yung red. Una, you'll find yung saan yung pinaka-manipeso. Ito yung pinaka-manipeso. Dito tayo mag-start. So, first is, paiksi ng paiksi yung gawa. Or, from pinaka-maliit, like ganito, kakat niyo siya ito triangle na maliit. So, diretso lang. Hanggang makagawa kayo ng parang string. String talaga. Tapos, kapag naka-encounter kayo ng ganito, curve nyo lang siya ng very, very slight. Like, tapos, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, continue lang, guys, para medyo mataas yung gamitin natin. Tsaka, wag masyadong ikakat para hindi tayo mag-connect-connect mamaya ng bongga-bongga. So, ayan. Continue lang hanggang makagawa na kayo ng marami-rami na pwedeng ikakonnect dun sa gagawin natin. So, nga pala guys, ito yung gagamitin natin. Mga gamit. First is yung mga retaso na gagawin yung strings. Tapos, ikakonnect nyo sila hanggang sa makaabot sila ng ilang meters. Then, hulmaan. Ganito yung itsura ng hulmaan. Then, ito yung ano lang, DIY lang din namin to. Actually, matagal na to eh kasi nag-business kami before ng rugs. So, yun yung ginagamit. Ito yung ginagamit namin. Ito, so yung measurement na hindi pa ako sure. I-measure ko mamaya. Nilalagay ko sa description box. So, shoot out. Pasahin nyo yung description box. At so, ito din, DIY lang din to kasi wala akong hook na malaki. So, ayan, may pako lang siya dun sa ano, taka make sure na meron pa siya nung head niya na pako. So, syempre, gunting. Tapos yun lang. So, mag-start na tayo, guys. First is, eto. Nakapag-connect na ako ng blue at saka red. Pero before that, I'll show you how I connected it. So, ganito. Kukunin niyo yung tail. Tapos, ganito dapat yung tail. Dapat manipis. Tapos, ganun din yung tail ng kabila. So, ganito lang, guys. Una, i-cross niyo sila. Tapos, kung sino yung nasa taas, yun yung iikot nyo sa kamay nyo, like this. Tapos, ipasok nyo to dun sa gitna ng dalawang tails. Tapos, yung isang tail, ipasok sa loob ng circle na nasa kamay nyo, daliri, sa thumb nyo. Tapos, hawakan nyo yung dalawang tail. Tapos, pull the strings. Tight. Okay? So, yan. Hindi na siya ma-iputol. Tapos, para ma-avoid din yung bumps like this, ikakat nyo lang din siya using lumps na scissor. So, tara na, mag-start na tayo. Guys, so, na-connect ko na to yung red na lakad natin. So, una, gaganito niya lang. Tapos, mag-i-start kayo dun sa pataas na area, dun sa mas mahabang area. So, ganito lang. Alternating sa pako, yung isa wala. Yung isa meron, yung isa wala. Yan lang. Hanggang sa matapos na tayo hanggang dito. So, itali nyo lang siya dito guys. Yung end. Tapos, adjust nyo lang siya. Kapag gusto nyo ng medyo mas masikip. Okay, so, tapos na tayo dito, ganito naman yung setup natin. So, the setup would be, yung blue naman yung ilalagay natin dito. So, yung una natin gagawin, eto, and then, eto naman, ganun pa rin guys. Yan. So, dito tayo mag-start sa pinaka-mataas. Tapos, ganun pa rin, alternating.
sige lang po nga. Pamasa. So that's the last one na ginagawa niya na. Tapos niyan is ilalock niya na yung ating rug using yung ating DIY hook. So that's my younger sister Ella Jane Bacopod. So, ayan guys, tapos na siyang gawin ng aking magandang covered. Siyang 3,450 pesos. So yun guys, if you like my video, please subscribe and give me thumbs up. Tapos share mo na din. Bye!